organization. Maayong aga. Yari kita diri subong sa banwas ang Sibalong may bigin akong sa diin. May groundbreaking ceremony sa Sibalong Auction Market. Akong sa diin, may modernization kag rehabilitation project ang Department of Agriculture with the LGU kag subukan ipuligan sa Japan 2KR project. Kag yari diri for the rehabilitation improvement to buy Dr. Dominador Marquez, Provincial Agriculture sa nga Banwas ang Antique. May nagkalain-lain man ng mga bisita nga yari diri subong alin sa central office. Si Director Sara Cayola nga ari subong sa nag-representar sa Philippine Council for Agriculture and Fisheries. So, Executive Director kagangiyaman nga staff yari diri subong. Supervising agriculturist nga si Miss Manolita Gergan sa Bureau of Animal Industry o kon BAI Livestock Marketing Division yari man diri subong sa ato na groundbreaking ceremony. Kagkaroon dugay dugay iga pakita naton ang under construction nga ginhimo sa Japan 2KR kag ang LGU man ini ginumpisahan sa July 3 2017 sa Sininga Tuig ang pagkonstruksyon. Ipag-interviewon man naton karon si Project Coordinator of Japan 2KR Livestock Auction Market project nga si Mr. Elmer Esplana para pag-explicar sa budget sa Sininga proyekto. Ang 2KR project ay tawag natin itong 2KR kasi second Kennedy round. Ito ay isang development project na ni-implement sa pulong ng Japanese government through the official development system. Ang project na ito ay nagsimula noong 2011 at out of the 5 project sites, itong Sibalong at isa doon. We already have completed the 3 existing projects namin. One is in Lemery, Batangas, we have Uson Masbate, and then we have Canlaon City, Negros Oriental. Kasabay ng Sibalong Antique, meron din tayong kasabay nito sa Leon, Iloilo, which is also will be inaugurated this coming July 20. Magkasunod lang nito. Basically, ang objective ng project na ito ay unang-una ay ma-rehabilitate natin at ma-modernize natin yung existing facilities. Ano? Like for example, sa lugar natin na ito, no, ng Sibalong, gusto natin magkaroon ng improvement ng opisina. Okay? Yung ating timbangan, ano? Ma-automate na natin yan. Ano? Magkaroon siya ng capability na may database, dumadaan siya sa isang electronic digital weighing scale na lahat ng dumadaan na animals doon ay pumapasok ang kanyang information sa isang database. At nagkakaroon siya ng capability na magbigay ng tamang valuation ng animals as an instrument of magkaroon ng fair value sa pagbibenta ng animal, lalong-lalo na yung mga magsasaka, mga livestock farmers natin, nagbebenta kada market day. Ang 2KR ay second Kennedy round. Ito isang development program ng Japanese government sa lahat ng mga developing countries para matulungan nila yung sabihin natin yung mga naaargabyado, mga mamamayan, that includes specifically yung mga farmers. Isa siyang instrumento para magkaroon ng maayos na facility, ma-rehab natin yung dapat ma-rehab at magtayo ng mga iba pang facility na kailangan para sa magandang bibintahan ng animals, ano, ng livestock and poultry sa isang LOM project site. And then magkaroon ng tamang valuation ng animals. Okay, ma-disseminate natin yung mga price information kasi meron din tayong website na ginagamit natin, like
You can browse it in http://auction.da.gov.ph. Meron din tayong isang website pa, ginagamit natin for information dissemination, yung tinatawag natin na livestock marketing in the Philippines website, o yung http://livestockmarketing.da.gov.ph. Ang project cost na to ay nagkakahalaga ng 7.2 million. Out of the 7.2 million, 54% of that is the counterpart of the Japan to KR, which is around 3.9 million. And the counterpart of the local government is it is 46% of that. It's about 3.3 million pesos. Good morning sa Tanan. Hindi nyo auction project, auction market project ay para kini sa mga lumuluklo diri sa Sibalo. Actually, ito po ay para sa mga sa ating mga livestock farmers. Makakatulong ito para mag-increase yung production ng ating mga farmers at makakatulong ito ng employment wherein lahat mga tao dito mabigyan ng trabaho through trading. Parang nangyayari dito. And then kami kasi sa Pekap, Assistant Council for Agriculture Fisheries Director, mandato po namin ay isang pagiging advisory council, consultation body po kami ng Department of Agriculture. At the same time, monitoring po kami ng mga activities ng Department of Agriculture and even the local government hearings. Ito po ay kasama po namin yung mga private sector sa ibaba. Kaya po, ang gusto ko po nung sana matupad ang proyektong ito ay para po ituon po natin sa lahat ng mga farmers dito po sa Sibalo at hindi lang po sa Sibalo kundi yung global market. Baka darating ang panahon, ito ay makakatulong internationally doon sa pagmamarket ng produkto ng Sibalo. Maraming salamat po. Ma'am, good day sa Tanan. Dako, giting pagibata na ang papel ng Jensen sa always sa Banuang Sibalo. Magkaagumigay kang auction market nga project. Tungod nga ang Sibalo, isa ka sentro sa Antiki nga pwede ay pamili. Very much in market to be part of this Pictor City. Ang ngamong pangamuyan nila, panguma. Number one nga Sir Nonoy Stoya ang tao sa Pictor sa Sibalo. Ang ngamong nga Banwa na naging na story ako si Mayor. Nalagin yung story Rice Bowl. Okay, Peña. Galing Sir Samuel. Nagpasalamat kita ko sa DA sa tanan-tanan na nagbulig para mahumano kung mahimo yung project ng livestock market dito sa Banuang Sibalo. Nagpasalamat man ang mga taga Sibalo sa Sininga Proyekto kaga sa masunod na adlaw, July 20, ang Japan to KR magkakatuman sa probinsya sa Leon, Iloilo. Kung sa diin, pagkatukuro naman ay pagkong rehabilitation pagkakag proyekto sa auction market nila. Amoy ni si Joanne Capachete Dinario, mag-report sa Agri Bandita. Madamo din na salamat.